Sabi niya, matigas, hashtag matigas. Sabi niya, gusto niya yung matigas ang paninindigan. Ayan, yung tipong lalaki na mayroong prinsipyo sa buhay, yung kaya kanyang panindigan. Ayan. And welcome back again to my YouTube channel. If you're new here, please be part of my hashtag #HeyIAmRushFam. Just click the subscribe button. Also, hit the notification bell so every time nag-upload ako ng new video, eh, ma-update ka. So, in today's video, guys, is all about ano ba yung mga katangian ng lalaki na super-duper nakakapag-turn on sa aming mga babae. So, nag-my day ako sa Instagram ko and sa Facebook ko. So, sumagot naman sila doon, yung mga babae, sumagot naman sila. So, yung mga sasabihin ko sa inyo is hindi siya naka-base on my own. Kung ano ba yung nakakapag-turn on sa akin, hindi siya naka-base sa akin. So, nag-base ako sa mga general, sa mga babae. Nag-base ako doon kung ano ba yung mga gusto ng mga babae. So, yung sasabihin ko sa inyo is hindi random siya actually, pero may... Parang may gusto lang akong unahin, ganun. Pero random siya, okay? So, number one, na super duper nakaka-turn on sa lalaki is yung may itsura. So, diba, unang-unang titignan natin sa lalaki is yung mukha niya. Siyempre, huwag ka na magpaka-plastic best. Alam ko naman na itsura yung tinitignan mo, diba? So, hindi, kung hindi naman siya ganun kagapuhan, okay lang. Basta yung tipong... Pag nakita mo siya, ganun, hindi pong mapapalingon ka ulit na ganun. Hindi pong, sorry, pwede to, gapo to, di ba? Yung tipong tinignan mo siya, is hindi naman siya ganun kagapuhan. Pero, ma-appreciate mo yung, ano niya, yung face niya, ganun, yung itsura niya. Yung tipong, may dating siya, malakas yung sex appeal niya, ganun, kahit hindi siya ganun kagapo. Another thing na nakaka-turn on sa lalaki is mabango. So, syempre, di ba, nakaka-turn on talaga yung lalaki na mabango. Yung tipong paglapit pa lang niya sa'yo, is maaamoy mo na yung pabango niya, yung perfume niya, ganun. So, nakaka-turn on yun. Nakaka-turn off kasi yung lalaki na mabaho. I mean, yung kunyari, kinausap ka niya. Kunyari, si crush, kinausap ka niya. Tapos, may maamoy kang mabawas sa kanya, ganun, or kunyari, may iaabot siya sa'yo, tapos may ma, alam mo yung paghangin na ganun, may maamoy kang something na mabaho, ganun. So, syempre sa lalaki, okay sa lalaki, and then sa babae din na dapat kahit pa paano mabango ka, ganun. Hygiene, di ba? Another yung nakaka-turn on sa lalaki is mabait. Syempre yung ugali niya, dapat mabait siya, ganun. Mabait siya sa parents mo, sa mga pinsan mo, mga barkada mo, ganun. So, nakaka-turn on talaga sa lalaki yung mabait. Yun talaga din yung unang tinitignan natin sa lalaki, yung ugali. Another thing na nakaka-turn on sa lalaki is ma-respeto. So, nire-respeto ka niya as a girl. And, kunyari, nililigawan ka niya. Dapat nire-respeto ka niya yung mga gusto mo, yung mga decisions mo. Dapat nire-respeto ka niya. Same din sa parents mo. Dapat pinapakita niya na siya yung tipong lalaki na ma-respeto. Hindi ka lang niya nire-respeto dahil nandyan yung parents mo, nakaharap sa'yo, or nire-respeto ka niya kahit nakatalikod yung parents mo. Ganun. Another thing na nakaka-turn on sa lalaki is yung ma-aalalahanin. Yung tipong lagi ka niyan tinatanong kung kumain ka na ba, kung naka-uwi ka na ba, sinong kasama mo, ganun. Yung tipong lagi siya nag-a-ask sa'yo kung kumusta ka, ganun. Yung tipong lagi niyang tinatanong kung okay ka ba, ganun. So, super duper nakaka-turn on sa lalaki yung mga ganun, yung palatanong, ganun. Pero, hindi naman yung tipong in the sense na parang nasasakal ka na, hindi ganun. Yung parang nakikita mo sa kanya na nag-care siya sa'yo, nagtatanong siya lagi sa'yo kung okay ka lang, kung naka-uwi ka na ba. So, ayun, ulit-ulit tayo, di ba? Another na nakaka-turn on is yung lalaking masipag. So, sino ba namang babae yung ayaw sa masipag? So, syempre, isa din yun sa tinitignan natin, yung pagiging masipag na lalaki. Hindi lang siya masipag dahil nakikita ka niya or dahil kasama ka niya. Syempre, dapat sa bahay nila, masipag din siya, gumagawa din siya ng mga gawaing bahay, gano'n. Hindi lang yung papogi lang, gano'n, di ba? Another thing na nakaka-turn on sa lalaki is matalino. So, dagdag pogi points yun kung sakaling matalino yung lalaki. Pero,
Hindi ko sinasabi sa inyo na dapat maging matalino kayo or something ganun. Nakaka-turn on lang sa lalaki yung matalino. Another thing na nakaka-turn on sa lalaki is yung mapagmahal. Syempre, 'di ba? Sino ba namang gusto? Sino ba maayaw sa mga tao mapagmahal, 'di ba? Syempre, mapagmahal, ganun, nirerespeto kanya, mamahalin niya yung nakaraan mo, ayun. Mamahalin niya yung mga magulang mo, ganun. Hindi lang ikaw yung mamahalin niya, kundi mamahalin din niya yung mga taong mahal mo. Ayun, yung mga friend ko is nag-share din sila kung ano ba yung mga katangian ng lalaki na super duper nakaka-turn on. So, hashtag Joan Libungan, ayan, nakaka-turn on sa lalaki yung ma-effort. Ayan, so sabi niya, dun daw siya na-turn on dun sa mga lalaking ma-effort. Yung tipong kahit nililigawan ka pa lang niya, is hatid sundo ka niya, ganun sa bahay, ganun sinusundo ka niya, tapos inhatid ka niya pa uwi. Diba? Super duper nakaka-turn on yung mga lalaking ganun, yung super duper ma-effort. Yung tipong hindi pa lang kayo is nag-e-effort na siya. So, paano pa kaya pag naging kayo na, diba? So, mas magiging ma-effort siya. So, sino ba namang babae yung ayaw sa ma-effort, diba? Kasi kapag nag-e-effort yung lalaki, parang dun mo na feel na mahal ka niya, ganun. If ever na hinatid sundo ka niya, diba, doon mo mararamdaman na special ka sa kanya and nag-care siya talaga sa'yo. Ayan. So, another thing, kay Ash, hashtag SJ Manalo sa ate ko. Ayan, same din sila ng sinabi ni hashtag Eunice De Leon, nakaka-turn on daw sa lalaki. Nakaka-turn on sa lalaki yung family-oriented. So, syempre, diba, sino ba namang may ayaw sa lalaki na family-oriented? And then, nakaka-turn on din daw sa lalaki yung God-fearing, yung may takot sa Diyos. Ayan, vina-value niya yung relationship niya between God and him. Hashtag, kay hashtag Alex Sedenyo, nakaka-turn on daw sa lalaki yung ugali, yung pagiging mabait niya, hindi lang pagiging mabait sa'yo, kundi pagiging mabait niya sa mga barkada mo, sa parents mo, ganun. Yung tipong nature niya na yung pagiging mabait. So, yun talaga, yung nakaka-turn on sa lalaki, yung marunong makisama, ganun, yung marunong makihalubilo sa mga barkada mo, sa mga pinsan mo, ganun. Hindi siya yung tipong, alam mo naman, syempre nakaka-turn off sa lalaki yung basagolero, mga mayabang, yung mga negative. Ayun, alam mo na yun. Hashtag Irene K, sabi niya, nakaka-turn on sa lalaki yung matured mag-isip. So, syempre, diba, ayaw din naman natin na bata-bata isip yung lalaki, diba? Mas nakaka-turn on sa lalaki yung matured mag-isip. Yung kaya niya mag-handle ng relationship, kung parang alam niya kung if ever nagkaroon kayo ng argument, ganun, hindi yung kailangan pa niya makipagsabayan sa'yo. Instead, siya yung parang magpapakumbaba or something na siya yung mas iintindihin kanya, ganun. So, kapag matured kasi mag-isip, andun yung sense na maiintindihan kanya when it comes sa decisions, mga decisions mo, ganun. Hindi yung tipong isang maliit lang na bagay is pag-aawayan nyo pa. So, mas okay talin talaga na matured mag-accept yung lalaki. At the same time, sabi din niya, mas nakaka-turn on sa lalaki yung business-minded. So, syempre, hindi lang yung papogi lang, ganun, di ba? Nakaka-turn on din talaga sa lalaki yung business-minded. Kasi kapag business-minded siya, dun mo makikita na matured siya mag-isip na alam niya kung saan siya patungo. Kumbaga, alam niya kung saan papunta yung life niya. Kasi yung business-minded siya, alam niya yung part sa mga negosyo, ganun. Mas prioritize niya yung magkaroon ng business kasi yung sa mga luho-luho lang, ganun. So, alam niya kung saan, kasi kapag business-minded yung isang tao, alam din niya yung value ng money. Ito naman, kay birthday girl, sabi niya, tatlong M's yung nakaka-turn on sa lalaki. So, hashtag Zel Valdez, tatlong M's yung binigay niya sa akin. Una, matigas. Pangalawa, magaling. At pangatlo is mahaba. Ayun. So, yung iniisip ko is hindi yun yung iniisip niyo. So, sabi niya, matigas, hashtag matigas. Sabi niya, gusto niya yung matigas ang paninindigan. Ayan, yung tipong lalaki na mayroong prinsipyo sa buhay, yung kaya kanyang panindigan. Ayan. Pangalawa is magaling, sabi niya. So, nakaka-turn on sa lalaki yung magaling, sabi niya. Magaling magluto. Ayan, guys, ha. Siyempre, di ba nakaka-turn on yun? Siyempre, kapag magaling siya magluto, ganun, pwede kanyang lutuan ng pagkain, ganun, di ba? So,
pangatlo is mahaba daw, sabi niya. Gusto daw niya yung mahaba. Mahaba ang pasensya. Ayan guys, super duper nakaka-turn on sa lalaki yung iintindihin ka niya. Yung tipong hindi siya mabilis mainis sa'yo, ganun. Yung tipong kapag nagnanag ka, ganun. Tipong iintindihin ka niya instead na awayin ka niya. Ayun guys, so thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video and I hope nakatulong ako sa inyo when it comes sa mga katangian na lalaki na gusto naming mga babae. Bago ka lang dito sa YouTube channel ko, please be part of my hashtag #HeyI'mRushFam. Just click the subscribe button, also hit the notification bell so every time mag-upload ako ng new video, ma-update. And so nakapag-promise na ako sa inyo guys na pag na-reach natin yung 1,000 subscribers is magkakaroon tayo ng giveaway. So hintayin nyo lang guys yung pag-giveaway ko and yung mechanics ko para kayo yung mapili sa mga giveaway ko. So, ayun guys. So, may mga nagpapa-shoutout sa akin. So, shoutout kay Poging Negro and kay Poging Kabote. Ayun. Thank you so much guys sa mga bago kong subscribers and sa mga old kong subscribers. Thank you guys sa pag-support nyo sa akin. Ayun. So, sana dumami pa yung mga ka-hashtag #HeyI'mRushFam. So, thank you so much guys for watching. See you in my next one. Bye-bye!